Nagbistulang naman, nagbistula namang proud daddy sa showbiz industry ang peg ni Direk Lauren Jogi sa pagbabahagi nito ng achievements ni Kim Chiu sa 2024 Star Magic Christmas Ball. Mula pa noong maging big winner nga si Chinita Princess sa PBB ay talagang nakaalalay din ang direktor dito. Kaya ngayon, marami nang ang tagumpay ang nakuha ng aktres ay talaga namang kulang na lang ay ipagsigawan nito kung gaano siya ka-proud kay Kim. Siyempre, speaking of being proud, for sure proud na proud din si Paolo Avellino sa achievements ng aktres, lalo na ngayon, nakasama na rin niya sa journey ito. What a journey! Parang kasi parang tatay na kasi niya si Direk. Kala ko si Paolo. Hindi, si Direk. Kasi diba? Kapag, siyempre, pag may anak ka, diba? Sobrang proud ka talaga sa mga achievements. Kasi na-reinvent ni Kim ang sarili niya. True. Kasi usually, diba, pag 34, parang feeling mo matanda ka na, limited na. Ganun sa showbiz, diba? Si Kim hindi, at 34, nakuha pa niyang makipagsabayan sa pagiging fashionista sa mga, parang feeling ko nga, mas maganda pa siya manamit kaysa sa ibang mga, mas bata sa kanya. Tsaka diba? Versatile siya, sobra. Oo, versatile talaga. At lahat kinakarir niya kahit yung magpasikat. Kaya nga nanalo siya, diba? Tapos yung yung Miss Ukay, tapos yung kanyang tatlo, yung kanyang tatlo na ipinalabas sa online streaming na What's Wrong with Secretary Kim, Miss Ukay, at saka Linlang. Lahat yun, number one yun sa Prime, pa sa VU. Oh. Saka may hit song siya. Yes. Ikaw na ba si Mr. Right? Diba? In fairness, atak niya yun. Oh. Diba? Pero ang maganda nga kay Kim Chiu, ang layo na narating niya kasi po, nagsimula siya sa PBB. Yes. Siya yung unang-una na tinanghal na grand winner sa PBB. Diba? Sabay ni Kuya na, yun nga, yung subunod si Gerard Anderson. Yes. Diba? Siya sa celebrity. Siya unang-una. Actually, nagsimula yung PBB. Ay, hindi siya celebrity pala. Hindi. Ganito yan. Nagsimula ang PBB. Bibi, wala rin tin. Basta ang mga tin niya, tin. Pero tin kasi si Tamayo. Hindi, nagsimula ang PBB sa tin edition, si tin Kim edition Chiu. Sila. Kasi sa mga edad-edad, si Nene Tamayo, sila sa Milby, yun, di ba? Sa tin si Kim Chiu. Na natatandaan ko pa. Ang naling sa kanya si Mikey, di ba? Oh, si Mikey. Mikey. Si Mikey yung nasa Singapore yung, na yata. Nasa Singapore, kaibigan ko na. Kaibigan ni Robby. Yun yung magaling sa math, di ba, si Mikey? Actually, sila ang pinipair noon, di ba? Pero ito po si Kim Chiu kasi ang hindi ako nagkakamay, nung una pa lang, siya ng bet ni Luis Manzano, Mikey Lee. Siya ng bet ni Luis Manzano na manalo. Binabanggit ni Luis dati. True enough, si Kim Chiu nga ang nanalo sa team edition. Tama, Mikey Lee na nasa abroad na. Tapos, kasabayin din nila si Albert Gatchalian. Yes. Yung sa Valedictorian o sa Notatoria. Na nag-force eviction, di ba? Kasi hindi niya nakinaya sa loob ng bahay ni Kuya. Correct. Yan yung mga kasabay ni Kim Chiu. So, ano talaga siya? Alam mo, multimedia star. Okay. Yes. Singer siya, host siya, movie actress, TV actress, lahat. Endorser, di ba? Talagang bilib na bilib tayo talaga. Ang layo na lang narating ng isang Kim Chiu, di ba? At talaga, sabi nga niya, parang hindi nila expected na sisikat din yung love team nila ni Paolo to take the line of train na sila, di ba? Yes. Talaga nakikipaglaban ng love team nila. At yun nga, may movie sila na ilo-launch yung love team nila sa Nararamdaman ko lahat tinatanggap ni Kim ngayon na itong year na to at saka next year. Parang feeling ko ay magsasettle down na rin yan kasi 34 na eh. Medyo hahabulin mo na sa babae yun eh. Hindi, di ba? Ay, nag-isip tuloy sila. Magsisettle down. Hindi. Magsisettle down na siya ni Paolo. Hindi naman sa wala ka ng choice. Pero parang time is running. Kumbaga, sa babae kasi medyo risky na pagka nagkaedad ka ng 30. Sa pagkakaroon ng anak, sayang naman ang magandang lahi naman. Naku, si Paolo Avellino na kaya yun? Pag nag-settle down? Parang feeling ko a year or two. Mapakasal na sila. May ganun na. So, bago daw magpakasal, sabi ng mga Kim Chiu pali, umamin na ang Kimpaw. At meron po sa akin mga pictures ng pag-amin. Tsara. Kaya lang wala akong right para pangunahan sila. Baka mag-aalit sa akin ng Kimpaw. Char na. Basta naniniwala po ako mag-jowa ng Kimpaw. Yes. Diba? Parang mo naman, diba, nagpa-plano ng mga yan. Hindi naman din natin alam. Kaya lang, syempre, habang may mga offers, diba, habang nandun pa sila sa peak ng kanilang mga careers, why not? Strike while the iron is hot. Yes. Correct.